hope lang pera pera. Opportunity plan presentation. Yan. Diyan po diyan po sinasabi kung ano yung mga produkto natin at kung paano kumita. Yan po yung laging first na dapat tinatin na ng mga first-timers. Okay po ba yun? Pero kahit kung nag-old-timer, pwede pa rin para lalo tayo mag-old. But before that, yes, sir. Pwede ba magpakilala mo ng napakagandang babae? Maganda ba? Maganda? Yes! Maganda? Yes! Yan maganda sa yung global, walang pangit eh. Lahat sila sa pangit. Pampalasa yes. Ko. Salamat ha! Makilala ka muna! Ngayon ako masabihan na mag-upload. Actually, sa Channel 7, napapanood natin siya. Ay, grabe! 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 Welcome! Sige ako, Channel 7 eh! Mas magaling mo pasikat ng 2 eh! Oo, sir. Totoo ba? Mas magaling mo pasikat ng pangit. Sa susunod na episode ng Provinciano, siya yung nakaka-partner. Ito nga sa gilid tayo. Ah, sa gilid oh! Kasi kung ako yung nakabayin pala, nakabayin ka. Kaya pala kanit na siya sa akin, nakalay po ba tayo? Kaway-kaway naman tayo. Hindi na sila desperado, tama ba? Kasi ang dami-dami options ngayon. So ngayon, you'd rather ano, be happy and single than be happy and than be single and than be married and stressed. Tama ba? Sino ba ito mga married? Sino mga married? Sino mga married? Happily married! O, ba't tinabahan yun? May pag-happily married. Ayan, ako single na, sabi niyo ko yan. Pakatulad ko na lang yung pagiging single na yan. Ha? Actually, ang name niya po is Helen. Ayan, ang pangalan ko po ay Helen Padilla. Pamangkin ni Rustum Padilla. Ah, hindi naman ang Rustum, no? Oo, Bibi na siya. Sabi ni Robin, gagawin daw niya ng pelikula si Rustum. Basta, hindi niya makikita yung dati Rustum, dapat babae-babae daw. Eh, kaso kitang-kita ko si Carmina Pilerovet eh, sa itsura niya na yun, diba? Ginaya niya si Carmina, tama ba? Oh, hindi. Kamagana mo talaga. Kamukha ko magana. Ah, kamagana. Palakpan na natin yung kamagana. Kamukha ko magana. Dami talaga. Medyo yung babaero. Talaga ano eh. Medyo babaero yung mga tuning ko kaya marami kami naglagana kami sa buong Pilipinas. Okay, pero siyempre lahat ng distributors may ilang hindi pa member, no? So, alam niyo na ba yung traditional clapping? Yes! Okay, subukan niya lang natin, but at least sabi mo. Kapag ikaw hindi ka nagpaanap pa, ano? Ay, single ka rin ba? Hindi ko na magsabihin po, single iba. Single ka rin ba? Sorry. Actually, I'm Randy Gregorio po. Yeah. Taka Laguna. Sino pa taka Laguna? Yan. Siyempre, kasama ko sila eh. Palakpakan natin. Los Baños, Baelo. Ang cute dito, Randy, no? Yeah. Yeah. Okay, mag-alala. Nagsisimula na akong gumamit ng birds. Yung nakikita nyo ngayon, ano yan? Hindi ito abs. Abstract pa lang ito. Pero bigyan nyo ako ng mga tatlong buwan. Nagpapahingang muscle ang tawag niya. Nagpapahinga lang, di ba? Mag-warm up eh. Dapat. Ay, grabe yung burn natin. Trinay ko yun, ha? Trinay ko yung burn kahit hindi ka nag-exercise. Grabe yung pawis mo. Parang yung likod mo, parang may waterfalls. Di ba? Yes. Grabe yung pawis mo ibang klase. Lalo kung nag-workout ka. Lalo ba yun? Sinasabi ko yun sa'yo. Oh, ay, sorry. Sa'yo. Mali yung hawa ko eh. Actually, ang sarap na meeting ngayon, lalo na summer. Yes, correct. Talagang papawis sa kapatid. Grabe yung pawis ko. Okay lang ba? Tuloy na natin ito? Yes! Excited na ba kayo? Yes! Para namang hindi, kanina pa tayo na nagsasalita dito. May tatlong, ano ba yun? Parang sa dami yan, ano ngayon? Yung mga ganyan daw yan yung mga ano yung medyo malaki. Excited ba kayo? Yes! Actually, pag-uusapan natin dito, syempre ito yung tema ng aming pag-uusapan dito. May mga mag-share. May mga mag-share yung mga naging successful dito sa AIM Global. Tanong ko sa inyo, gusto niyo bang maging successful? Yes! By the way, sino po yung mga distributor? Lahat distributor. Mali ba tanong ko? Kasi sunod-sunod, SK na yung kasunod. Parang tanong ko, kasi mga magsasalita, di ba? May hanggan.
Silver Executive. Wow, palakpakan naman. Wow, palakpakan naman. Hindi madali maging silver. Kailangan makabenta ka ng 50-50-24-7. Correct. Kumilating naman yan. Correct. Group performance. Ah, gusto ko silver. Silver. Gold! Gold Executive! Ayan, dami! Palakpakan naman! Para maging gold executive yan? 100 points. Well, then may 10 points sila sa silver. Ilan na nakahabulin mo? 99. Cumulative tayo. Sino ba po? Ano pong next doon? Ano ba susunod? Global Ambassador! Sino po? Nasa kamay. Global! Sino po mga global ambassador? Okay. Palakpakan natin. Palakpakan natin. Grabe na may mentor ko. Tayo ka na. Okay. Tayo ka na. Okay. Palakpakan po natin. Global Ambassador. Sinong gustong maging global ambassador? Yeah! Hindi matapos eh. Oh. Sasabihin ko, tumayo. Sinong gustong maging global ambassador? Tumayo! Sinong gustong maging global ambassador? Tumaple! Pahirap pala yun. Hindi, actually, talaga namang totoo medyo... Pero wala kayong choice. Pagka kayong nag-member, wala kayong choice. Sigurado magiging global ambassador talaga. Wala namang pupuntahan eh. Doon talaga eh. Tingnan mo katabi mo. Tingnan mo. Sabi mo, wala kang choice. Sabi mo, wala kang choice. Magiging global ambassador ka. Sabi ko sa'yo. Parang dapat may conviction. Yung magiging global ambassador ka. Tapos sabi sa ko, yes! Okay, ulit-ulit. Sabi mo, magiging global ambassador ka. Ang sagot? Yes! Oh, 1, 2, 3! Magiging global ambassador ka. Yes! Ano, asan pa ng feeling? Yes! Hindi pa, pero paano nakarating ka na doon? Yes! Yan ang sinasabi ko. Di ba sabi ko, pag ikaw ay nag-member dito, nakita mo na dapat yung pupuntahan mo. Lagi ko sinasabi, di ba? Yes. Noong nagsimula, aim global, ano sabi ni Token? Kaya, aim global. Kasi nakita na ni Doc na magiging global ang kapal. Yes. Kaya nga tinawag siya, missionary for us. Kaya tinawag siya, global. O, tingnan nyo kayo katabi nyo, kumukha po international yan. Yes! Kumukha po, mukhang local. International. Mga hindi pa lang eh. Alam mo kung bakit dapat excited ka? Kasi isipin mo, isang araw, ikaw din na mag-share ng success story mo. Yes! Gusto niyo ba yun? Yes! Taas nga ang kamay, gusto niyo may gusto! Sabi ko talaga ng feeling pag sinisigaw mo, no? Pero may dalawa, sabi niya, taas ang kamay, may gusto! Hindi pa pumapasok sa dito. Wala pa sa sistema. Wala pa sa sistema. Okay. So, alam niyo ba yung traditional topic natin? Yes! Sige, tingnan ko lang po. Pero dapat bago mo niya malaman, dapat sa pagpupo niyo pa lang, alam niyo na kung saan. Ay, siyempre. Parang ano? Iba gusto nang kumilata eh. Okay. Yan. Dapat na kaya. Dapat aktibo ka. Dapat palong-palo. Ganon. Kaya kung may mayaman na lalang po ilang toilet, di ba? Hindi po hindi inaakto. Yan. Kunyari, hindi kayo kunyari nabubor, pero masaya. Kasi pag pinipate mo yung entusiasmo mo, nagiging totoo, eh, diba? Ayun, nahuli ko pa yung ano, tonsil, o. Kakamot pa yun. Grabe ka, no? Tapos, ang hirap, tonsil pa ang namin ka, eh. At isa lang tonsilitis, o. Okay. Kasi sabi ko mag-aaral. So, teka pala, yung house rule, sabihin ko na. Kasi sabi sa mga focus kayo. Kung meron walang, hindi importante, I mean, wala ang importante hinihintay or tawag, paki-silent ka lang. Yes. Pero kung talagang wala namang hinihintay, paki-patay ka lang. Para at least hindi ma-distract yung nagsasalita dito. Yes. O, tapos, yung katabi nyo, kung maingay, abay paki-patay. Hindi na ba? Ay, sabihin ko. Tingin nyo yung katabi nyo, tingnan nyo muna yung katabi nyo. Para pag nawala yung wallet nyo, alam nyo na. Pero hindi ko lang ah. Pero paano nyo na? Isa ko lang. Ang bilis eh, ang bilis. Okay. So, parang sorry. So, okay na ba? Na-silent na ba? Na-silent na? Okay. Ay, tsaka po pangalawang house rules po na house rule natin po ah. Iwasan po muna natin tsumika sa katabi natin. One meeting lang po tayo. Okay po ba yun? Yes. Kasi baka mamaya, yung kailangan mo, yun pala yung sinasabi ng speaker, eh, na-distract mo yung katabi mo, pati ikaw din. Sayang po yung learnings.
Huwag po natin hayaan na yung mga matututunan natin manakaw ng ating pag-iingay. Okay po ba yun? Yes. Sabi naman yung katabi mo ulit, sabi mo mamaya tayo mag-usapan. Tapitin niyo. At saka hindi, pagka-distributor, siyempre alam na alam mo, pag-distributor, may good learning and listening attitude. Yes! Meron ba? Meron? Yes! Ito. Alam mo, walang hindi sasalay pagka ganyan ngayong ka-power. Believe me. Sobrang grabe. Ready na kayo? Yes! Okay, sample, 1 billion! Pampord na pampord talaga eh. Alam mo, distributor, dapat alam mo yung talagang astig ang palakpang ganito. Tingnan niyo ako, sample. Sino? 1 billion ba? 1 billion! Woo! Hindi pong magugulat yung katabi. At depende sa pangangailangan. Ready na? Yes! Okay.
Ayan, okay, doon sa tabi. Okay. Oh, yung pwestong ano lang, pwestong ano? Yung pwestong handa. Yes. Ang ganaan, yung speaker natin. Gusto ko yung isa yung project, di ba? Hindi, malamig. Hindi pa kalakihan yung ospital na pinuntahan namin. Tapos,
yung hospital na yun, sabi niya, well, hindi daw po ako pwedeng i-admit doon. Ngayon, dinala, tapos binigyan po ako ng referral na sa pinakamalaking hospital sa Korea po ako dinala. Pag ganun na hospital, ang, alam niyo mo, ang gastos na nakikin po. Tapos nung dumating po kami doon, kumirma na yung papa ng anak ko, yung kumpare ko na kasama namin na gastis. Sabi niya, Mars, sabi niya sa akin yung kumpare ko. Sabi niya, oh, andito ka na. Sabi niya, ikaw may maraming test na gagawin sa'yo. Sabi ko, sige, go lang. After that, ng hapon po yun, ako ay dinala sa ICU. Kasi sinusukat na po nila yung karayom na itinuturok pala sa akin. May dito sa chat, kasi lubo-lubo po ako talaga. Yung dating waistline po na 30, naging 40. Plus, when hindi na ako makapantalon, pinagpalda na lang ako para ma-ano yung ano, puro suming pala na lang ang isa. Tapos, hindi ganun po ang nangyari. Inano po nila ako, debit nila ako. Pag, ayun po, hindi lang ninervusin po kayo pag, ano po, katabi mo, patay. Hindi na lang po ako doon kasi yung ako, sinusukat na po yung aking ituturok sa akin. Pagbalik ko na naman, patay na naman po yung katabi ko. Tapos sabi ng pare, sabi niya, ano ba yung coroner? Sabi niya, opo, sabi ng ano. Deepliness din ako po ng pare. Sabi ko, siguro patay na rin ako. Mapapatay na siguro din ako. Pero sabi ng kumpare ko, Mars, tumaban ka kasi ang anak mo malik pa, hindi mo pa nakikita. Sabi niya gano'n. Sabi ko, sige, laban lang. Tapos, after 3 days po ako na naka, ano po din sa ICU, medyo nagdumiit na konti yung katawan ko. Tapos, dadalhin na daw po ako sa sariling room. Ay, ang nakakatakot na naman, tatanungin na naman ako ng doktor ko. Saan ko daw gusto? Sa bedroom or yung may kasama ako? Sabi ko, bedroom? Bakit ano yun? Sabi nila, ang bedroom pala na sinasabi ng Koreano is yung mag-isa ka lang, walang nag-i-stop mo sa iyo. So, ayaw pala ang bedroom na sinasabi sa akin. And then sabi ko, ayaw ko po ng ano, mag-isa. Gusto ko yung may kasama ako. Nung may kasama naman po ako, napakaingat. Lalo ka, atakihin naman ako kasi ang lilikot yung mga nabibisita na ako ng kasama ko sa room. Sabi ko, ano kayo mangyayari sa akin ito? Mamatay na siguro po, nawala sa oras. E di, pagkatapos nun, inano na ako nila, every 30 minutes, ginigising ako. Parati nila akong ginigising kasi tinitimbang nila ako parati 5 days po na ganun. Kaya sabi ko, patay, lalo mamamatay ako. Sa nakita ng gastusin, wala nang nayatira sa ipon ko ng tinagartagan. Tapos, bumalik na po ako, gawin ng alang binibigay din po sa akin na gamot po, supplemente. Kailang mas marami ang turok. Siyang ang turok ko, araw-araw. Violin na, magkabula ang pwet ko, pati barasin ko. Sabi ko, saan na kaya susunod ito turok yan? Sa talagpakan na. E di, ganun po ang ano ko, ano na yung sakit ng puso ko, grabe po. Kaya lang po, sabi ko ganun, kung ganun po talagang hanggang doon lang po ako, siguro, hanggang doon lang talaga ang buhay ko. And sabi naman ng doktor ko, bali, 5 ang naging doktor ko po doon. May American, may Chinese. Kasi pinag-aaralan na pala nila kasi yung ano po, sabi nila sa akin, Nora, sabi nila ganun sa akin, kailangan every week bumalik ka dito sa hospital kasi kukunan ka namin ng dugo. Sabi ka nun. Di, ako masunurin naman every week. Yung pala yung dugo ko, iniipon kasi
yung pag isang taon na po pala yun, ibabypass na pala nila ako na wala akong kaalam-alam na ganun pala ang gagawin sa akin. Ibabypass na ako. Sabi ko, Lord, saan ako po, Lord? Wala akong kukuha ng pambayad kasi yung 1,000 lang, 1,000 ko lang sa hospital, nagbayad po ako ng 5 million won. Yun po. Dito kung sa pera po natin, sa dito sa Pilipinas, yun is nasa, ano na po yun, times 50 po yung katinoon din ang palitan. Kaya alam ka rin, sabi ko, nasa 250,000. Ganun po yung ano po. Dahil sumasakit ang puso ko. Magaling ka na. Tapos, di, ano naman, hindi din naman po natuloy yung pagka-bypass sa akin kasi masunurin naman po ako. Lahat na binibigay ng doktor ko, iniinom ko. May intindihan ko man siya nakasulat o hindi. Basta go lang ng go. tapos yun, nagtagal po naman, bali, year 2001 po ako na-diagnose na yun po ang sakit ko. Tapos, umuwi po ako dito sa Pilipinas 2008, bali November po yun. Yung dala-dala kong gamot, good for 1 year. Sabi ko, sige, tama-tama. Dito na sa Pilipinas, pwede na po akong magpa-check up pagkaubos ko yung gamot ko. Ngayon naman, hindi ko pa naubos yung gamot ko, may nagpakilala na sa akin ang AIM Global. Yeah. Doon ko na ano, ang AIM Global po noon is yung Alive pa lang. Kasi nung dumating ako, Alive pa lang ang ano. Tapos may nagpakilala sa akin yung product natin. Hindi pa po ako nag-take noon kasi inuubos ko pa noon. Hanggat dumating ang Complete. Yun. Nung ano na, nag-take na po ako ng Complete at saka Restore Life. Kasi po itong mata ko dati is sinkit yung isa. Kasi yun ang sabi ng doktor ko, kung anong natamaan yung pagtuturok sa akin, kung hindi yung sa brain ko, may maapektuhan sa akin. But kasi thanks God, kasi matala. Tapos yun, nung nano ko na, okay na. Sabi ko, nag-try din ako ng Restore Life. Sabi ko, thank you. Kasi ang alam ko, ang nakapagpa, ano yung mata ko is yung Restore Life. Tapos yung heart ko is yung di, tinutuloy-tuloy ko po yun. Tapos, ito naman nag-imbay sa akin. Baka gusto lang yata akong pagkakitaan eh. Hindi niya ini-introduce sa akin ang ano, kitaan. Aha, di ako bili ng bili. Hanggat ipinakilala po ako sa pinaka-apply namin kay Tita Reddy. Wala lang si Tita Reddy dito. Doon, pinakilala. Tapos, next din Tita Reddy. Sabi niya, Neng, mag-attend ka doon sa, ano, dito pa sa MUWA yata. Ay, hindi pa MUWA. Sa Araneta pa lang. Sabi niya, mag-attend ka, Neng. Sabi niya, mag-attend ako. E, siyempre, nakita ko, yung mga ano, sabi ko, may 25% pa ba na discount? Sabi ko, ubos na ang pera ko. Bakit hindi inano sa akin, pinakilala agad-agad na may ano, sabi ko. Maski discount lang naman ang ano ko noon, kasi gusto ko, magtuloy-tuloy po yung pag-inom ko ng Prada. Nung, ano na, na-member na po ako, yun. Eh, diretso ng pag-detect ko. Hanggang ngayon, ako yung nagtetik pa rin ng product natin ng AIM Global. Tapos, nagpapasalamat din po ako kasi nung una, nung may cardio na tayo, tatlong beses ako nagpa-cardio, wala siyang nababasa kasi totoong-totoo kasi yung root ng ating, yung bag ng ating heart is tatlo yan. Patay po yung gitna ng throat ko, yung gitna ng ugat ng puso ko. Patay po yun. Siguro, binuhay yun ng ano, ng Complete at saka Restore Life. At saka may ano na po siya noon, may pulibus na. Wow. Oh, yun. Lahat po yan iniinom ko. Basta
pagdating sa heart, yun, anutin ako ng Bida Max at saka yung Bida Juice. Lahat yan tinitake ko. Kaya yung tatlo na yun, talagang gusto ko talaga siguro nga, hindi pa ako magalito dahil sa tulad nun. Pero nung may BC Ulos Banyos na po sa akin, nung opening nila, nagpa-cardio po ako. Ako'y tuwa-tuwa. Kasi yung talagang walang-wala na hanggang 7, naging type 3 po ako. Kaya sabi ko, napakaganda ang ating brada. Yes! Yes! Tapos, ako'y nagpapasalamat talaga sa N Global. Hindi lang sa health ko ang natulungan ako. Although, hindi pa ako millionaire ito sa in. Okay lang yun sa akin. Kasi talaga ako, focus po ako sa product. Ako'y nag-gold executive. May tambay naman po ako konti. Pero hindi sila gumagalaw. Sarili ko, napag-gold ko ang sarili ko. Yeah! Sa inyo is ako'y single mom. Yes! Yeah. Ang pinag-aral ng aking anak, ito ngayon ang anak ko ay mag-graduate na siya po ng college. Simula po elementary hanggang to college po siya. Ano po siya? Napag-aral po naman po ng magandang school kasi ano, nasa practice ko yung anak ko. Although, wala na akong pera. Pero dahil nga sa yung global, sa product na ipinupos ko, ako'y magaling akong mag-share. Pero ewan ko kung bakit ayaw nilang mag-join. Okay lang. Kaya sabi ko, ako'y tuwan-tuwa naman kasi paulit-ulit silang bumibili sa akin. Doon po ako kumikita ng malaki. Kaya so yun sabi ko, napag-aral ko naman na maayos ang nag-isa kong anak. Kaya kung kayo eh, sino bang single mom dyan at saka single dad? Oh, gawin ninyo, huwag kayo pahihiya. Kasi ako, dalaga na ang anak ko. Magka-graduate na rin siya. Oh yeah, kaya naman ang single mom, ang sarap pa na lang pili. Paski walang ama, go lang tayo na go. Mas magandang rumang pa, pampalakas. Walang pinipigil, ako'y nag-upo kasi hindi nervous po ako. Walang magbabawal, di ba? Yes! Pero naman, okay lang sa mga may asawa, lalo na pag-supportive sila. Oh, yeah. Yan ang number one. Gaya ng ano, ang aming puts. Yes, si tatay, ang aming puts na tatay, napaka-supportive ang kanyang love. Kaya, puti na lang. Ako naman eh, yung bago, wala akong nasasabi na naka-apply ko. Wala ko masasabi na pinaka-apply ko. Kasi talaga yung apply ko is wala siya. Ayan, buti na lang. And then si Tita Yossi, si Jose Cuenca, si Tita Remy, at saka si Kuya Rarity. Sila parating nag-mentor sa akin at saka yung mga kasamahan natin sa graduator. Kasi sila graduator sila eh. Sila ang tumutulong sa akin. Pag yung ano, gaya ni Kuya noon. Yan, may sakit pa yung January 2, inaka ko yan sa amin, sa Ilocos. May sakit, nag-try pa. Yan. Tapos, ano pang anuhin ko? Kaya nga, basta tuloy-tuloy lang po tayo. Mag-share ng product, mag-invites. Kasi, kung anong narating po ng mga nasa taas, sigurado ko yun,
Kliin-kliin mo yun, makukuha din natin. Nakapagbigay din naman po ako ng konting istorya ng aking buhay. Sana, yung kung ano man mali na nasabi ko, iit na lang yung kasi sabi ko ganun, bakit ako mag-share din yung nervous ako first time po pa. Kaya mas madali akong makapag-share sa kanila ng products pag may kailangan sila. Dating may bara, wala nang bara ngayon. At ang may puso na, pwede na ulit umibig. Pwede na. Sino mga single dad? Ayan, pwede na. Kasi malakas magbenta to. Produkto, ha? Hindi laman. Laman ng products. Ate, laman ng products. Abay po niyan si Nora. Kaya nga po, actually, cross-line po yan sa akin. Kaya, sobrang bait. Yun nga lang, magaling mag-Ilocano. Kasi pag nag-uusap kami, pag misa, hindi ko naiintindihan. Alam niyo, tapos yung pala, isasama ako sa Canton, Ilocos. Kuya, sama ka. Alam niyo, January 2. Wala akong choice. Kasi kailangan po, kumbaga, masaya rin ako na natutulungan kahit hindi ko siya daulay. Gano'n naman kasi tayo, di ba? So, yung willingness natin na tumulong, gano'n dapat ang ating tumulong. Huwag natin sasalin. Okay lang ba yun? Yes. Sabi mo sa katabi mo, dapat tumulong ka. Para at least, mas maganda lang. Kaya sa global, marami nagiging successful kasi tayo tulungan dito. Yes. Hindi napapansin yun? Yes. Yun ang helping business nga eh. Kung ano, meron ka, alam mo, di ba i-share mo sa iba? Kung kaya mo rin lang naman. Kung hindi kaya, hindi okay lang, maunawa naman. So, okay ba yun? Yes! So, nakakatuwa si Nora, no? Sobrang ang galing sa products, yung binibili niya ng produkto para sa kanyang health, tapos napatapos yung anak, although may boyfriend na ngayon. Wala naman! May boyfriend na po, nakita ko yung boyfriend, okay. Sa letra nag-aaral, naalaman ko, hindi niya pa alam. Sabi, no? Okay, sabi ko, huwag ka na, ano, okay lang yan, kasi okay na yung heart mo. Diba? Kaya po, nakakatuwa sila. Palang pagkaulan natin sila. So, alam mo, basta, iba yung nararamdaman ko sa kanya. Sabihin, totoong tao siya. Medyo, alam nyo, pag nagsasalita dito si Nora, mahina ang boses. Pero pag narunong kami sa Spanos, halos magbasak yung mga ilaw. Ay, nakipas, ibasok, DJ, di patanggal! So, marami mong natutunan, Kinona. Yes! Okay, actually, dapat gawin po natin, bilang distributor, share natin yung products. Yes!
Who knows, tayo yung maging kasangkapan para gumaling yung isang tao. Okay ba yun? Yes. Okay, sabi niya, natutuwa ako na sinabi niya, hindi pa man ako milyonaryo, pero marami naman ako natutulong ng tao. Yes. Hindi naman ang sukatan ng success eh, yung marami ng pera. Tama ba yun? Yes. Yung na-touch mo yung isang tao gumaling, malaking bagay na yun. Yes. Diba? Ang alam lang kasi natin, yung successful, yung may pera tayo, hindi po ganyan. So lahat, complete package po yun. Siyempre, mas maganda, andun tayo, pero huwag yun ang maging standard natin. Okay ba yun? Yes. Kaya yung iba, nagkukwit dito, akala nila, pag hindi sila kumita, huwag tapos na ang mundo. Hindi ganun. Kasi may process tayo. Yung journey natin dito, lahat kakibat yun. Diba? So, dapat malalim ka rito. Kumbaga, ginagawa mo ito, hindi lang pansarili mo din. Diba? Kaya nga, tinatanong, diba? Ano yung why mo sa buhay? Narinig-com nyo ngayon? Yes. Yung reason nyo, bakit yung ginagawa ko? Yes. O sabi mo sa katalim mo, o yung why mo, alam mo pa ba? Alam pa? Yes! Dapat alam nyo, napaka-importante, alam mo yun, ha? At pagka-distributor ka, kung may mayayabag, halimbawa, kahit hindi ka kilala, apply, pwede bang pakishare ng konti naman sa meron akong timer? Huwag kayong murado biling hindi mag-share. Okay ba yun? Yes! Tumulo kayo, yung mga pagsabi kayo ng isang bagay na mabuti, babalik sa'yo maraming mabuti. Okay ba yun? Yes! Okay, itong next is... Palakpak muna. Itong next sharer natin, syempre, kaya wala akong katabi dito. Kasi isa siya sa share. Ah, di ba? Kilala nyo na, di ba? Si Helen Padilla, pamangkin ni Robin Padilla. Ah, di ba? Malahe. Siya po ay global ambassador. Wow! Ang hila ka naman ba? Part of the Millionaire Circle. Wow! Actually, ang daming kwento pa sa kanya. Kaya na-excite ako. Gusto ko na si siyang magkwento. Baka wala na siya masabi pag sinabi ko lahat eh. Okay ba yun? Yes! Diba? Pero kita nyo naman, height doesn't matter. Diba? Wala eh. Diba? Hindi naman tinatanong dito kung wala yung height mo pag ikay nag-joy. Diba? Yes! Walang edad. Yes! Kahit matanda ka, may ngipin o wala, go pa rin mo. Tanggap ka sa aim. Sabi mo sa katabi mo, tanggap ka sa aim. Tingnan mo, sige. Para naman kung walang convincing power yan. Tanggap ka sa A. Sige, sige. 1, 2, 3. Diba? So, alam mo, pagka ganun lagi siya, diba ang sarap ng spirit pagka ikaw ay positive? Nararamdaman nyo ba yun? Yes. Pag masaya ka, sarap ng pakiramdam. Kaya dapat paguhin mo, dala-dala mo yan. Kasi ang masaya, nakakahawa. Yes. Eh, pagka nakalam niya ka, bawal. Dapat, may ka-judge na ngayon. House owner na ngayon. Ganda lang ako, pagkakinasaw, nakita-kita ko yung gumagamit ng cellphone. Eh, Parapon natin. Okay lang ba yun? Yes! Okay, ready na ba kayo? Yes! Yung mayaman na palakpak, ha? Pag hindi pa kailangan, ha? Yes. Oh, peso. Peso. Magkakaalaman na rito, yung talagang tatalsik yung katabi. Sa laki na pangangailangan, 1 million! Woo! 1 million! Woo! 1 million! 1 million! Focus! Dapat focus, syempre. Diba? Sinusubukan kung talaga, kapag distributor ka, diba? May good learning and listening attitude. Yes. Hindi pa naman dalawa, wala nga eh. Tuwa pa yung isang power. Okay,
thank you ah. Magaling po kasi dito, Randy. Yes! Ayan, nalilami niya sobrang tinigo ko magal. At marami ako natutunan sa kanya itong mga nakarang araw. So, good morning po! Good morning! Kanina ako yung hostess, hosto naman siya. Pinaman ako naman yung mag-share, di ba? Kasi, all trades daw eh. So, maganda lang po sa inyo. Ako po nga pala si Helen Padilla, ano, nabanggit ko nga kanina. Dati po ako empleyado. Nagtrabaho ako for 10 years. Sino ba dito mga empleyado po? Ayan, palapakan natin yung mga empleyado. Kaya po ako nag-empleyado, syempre, anong dahilan? Patayot ka trabaho. Makakita, di ba? So ngayon, sa Inglobal, ba tayo naging Inglobal? Makakita. Pero sabi na ibang empleyado, sa akin yung mga friends ko dati, uy, tumigil ka na dyan. Ba yan? So, papayaman ka naman sobra. Ang sagot ko lang, eh di tumigil ka na rin sa pagkatrabaho. Ang pareho lang naman yun eh. Yeah. So, ikaw, tatrabaho for 8 hours. Binibenta mo yung oras mo. Ako lang tatrabaho ko. Para sa pangarap ko. So, ang kaibahan natin. Ayan, hello. Ngayon lang ulit kasi ako tumayo dito sa stage na to eh. Mahiyain talaga ako in real life. Hello. Hindi ko pala napindot. Ayan, doon ako mag-operate eh. Wala ito sa ano namin eh, sa tribo namin. So nabanggit ko nga po kanina, empleyado ako for 10 years. Tapos po ako ay empleyadong ano, tawag dito, kumikita lamang na, sabi nga, check it na ka, may director ako ni Slipperan eh. Na kumikita po ng sapat lang, okay? Pero ako po ay isang breadwinner. Sino po ba rito yung breadwinner? Ayan, yung tipong kapag, syempre, tayo mga Pilipino, masyado tayong mabanding, mahal natin family natin, tama ba? Yes, yes. Kaya minsan kahit na may mga sarili na tayong asawa or iba, nagbibigay pa rin sa family. Ako kasi nakita ko kung ano yung, syempre lahat naman tayo may kanya-kanyang kwento, di ba? Yung konting kwento lang, syempre nakita mo yung nanay mo, yung kapatid mo naghirap. Alam ko kasi naniniwala ako sa isang pamilya, merong may isang tao talaga na ano eh, na sugo eh. Yes. Ako kasi ako yung sugo. Alam niyo, parang feeling mo sa inyong magkakapatid, ikaw yung nangangarap ng sobrang taas. May ganun, di ba, sa family? Yes! At madalas pangalawa yun, yung pangalawa. Wow! Joke, shadow bias dahil pangalawa ako, di ba? Dahil pangalawa. Ah, pwede yung pangalawa. Sino rito pangalawa? Panglima pa rin. Pwede yung panglima. Tapos lahat pala. Sige, lahat pala tayo. Pero merong laging isa, di ba? Bata pa kasi ako, yung mga kapatid ko, nagpapagawa sila sa akin sa nanay ko, ako hindi. Laging gusto ko ako gumagawa. Kasi sabi ko, paglaki ko, sabi ko sa nanay ko, ma, pag namatay ka, sabi ko sa nanay ko, sabi niya naman sa akin, bata pa ako. Pero ganun daw ako katabi, mapag namatay ka sa akin, nalang yung wallet mo. Sabi na nanay ko, siguro mahilig ito gumawa ng pera. Parang hindi ko magbenta, bata pa lang ako. Nag-aral ako ng college, kasi nagbibenta ako sa school. So, sa school namin, bawal magbenta, pero tinda ko ng tinda. So, yung mga yung director ng school namin, wala na siyang magawa, kundi ipatawa ko palagi sa office. Siguro nanawa na. Sabi niya, ba't ka nagbibenta rito? Di ba bawal yan? Sabi ko, dalawang bagay lang naman ang gagawin mo sa akin. Bibilin mo yung tinda ko at makakapagtapos ako ng pag-aaral. O pagbabawalan mo ako at ano, mananatili akong talunan. Ano mo mong pipiliin mo? Asan ba yung mga paninda mo? Dahil bibili ko nga lahat. Mga ganon. So, naisip ko, sabi ko, gusto ko talaga, yun yung talagang ano, yun yung as far as I can remember, ganun ako bata pa lang, mahilig talaga akong gumawa ng pera. Hindi dahil mukha akong pera, mukha talagang pera. Mahilig lang ako talagang mangarap. Sino ba rin itong mapangarapin? Kung wala kang pangarap, yung sabuti pang wala na lang tayo. Sabi nga, di ba, mas maganda, kung wala kang pangarap, mas dahil ko pa yung taong ano, namatay na. Kasi wala eh, parang wala nang silbi yung buhay. So fast forward, nagtrabaho po ako at an early age of 18 para maging, para matupad ko yung sinabi ko sa nanay ko na payayamanin kita. Ma, aya ko kapag tanda mo, ako mag-aalaga sa'yo. Gusto ko mayaman ka, komportable ka, tsaka gusto ko matupad mo lahat ng pangarap mo sa pamamagitan ko. So yun naman yung sinasabi ko palagi. Tapos fast forward ulit, nagkasakit ako. When I was 13 years old, I was stricken by illness called psoriasis. Alam mo po yung psoriasis? Kita mo, meron din akong testimony. So when I was 13, nagulat yung nanay ko kasi gusto ko maging mass communication graduate. Yung mga, ay, ang ganagmano ko kasi nilahat, tarik po tayo para sa balita, ang lalala. Gusto ko ganun. Gusto ko talaga nagsasalita. Eh, ginagamit ko naman sa Inglobal, di ba? So, mano ko sa lahat, tarik po na gulat sa help nila from giving you smile. So, hindi na tumal yun kasi nagkasakit ako. So, nagkaroon ng 180 na. Meron, live. Ayan. Nagkaroon ko ng yung pangarap ko talaga, na-crush yun, kasi nga, syempre nagkaroon ka ng sakit. Just to give you an idea about what psoriasis is, it's an autoimmune problem, na-covered ka ng lesion, sugat-sugat ka niyan.
90, gusto mo 95% or 90%, depende sa severity mo, may kasabay pa arthritis yan, it's, you're also open to having diabetes pag hindi ka careful sa ginagawa mo. So when I get involved with ano, nung nagtrabaho ako, first company ko sa Malaysian company, kasi naghanap sila ng testimony for Pilipinas. Eh wala sila, puro Malaysian yung testimony sila. So naghanap sila ng taga-Pilipinas at napakapalad ko kasi ako yun. Yes. Wow. So nangyari, pinalakas nila ako ng produkto nila nung wala naman yung psoriasis ko. Imagine mo, covered ako ng psoriasis at pag sumasakay ako sa jeep, walang gustong kumuha ng bayad ko kasi dami ko sugat eh. Kapag nakita mo ako, hindi mo ako lalapitan. Nakakadilig ka sa insura niya. Actually, member nga ako ng PWD eh. Diba? So ibig sabihin, consider siya talaga na. So yun yung naging involved ako sa ganitong negosyo because of my illness. Tapos ginamit ko yung product for 3 months, clear talaga ako. Sobrang kinis. Sobrang flawless. Biglang sumapo ulit, ang dami na naman. Paglabas, mas marami. So sabi ko, ano kayo gagawin ko? A friend of mine told me about the product called Complete Phytoenergizer. Alam mo na natin yun. Siyempre, ako yung question. After yun ka naman! Ay, huwag daw. Diyos ang plato eh. Sige, huwag na. Tuloy ka na muna. Yun ang ginagamit. Actually, marami akong ginamit. Okay, maraming akong ginamit. Inolanisip ko, sobrang dami kong ginamit. Pero yung nagkaroon ako talaga ng significant result with our product, Complete Phytoenergizer. At sige, bayan ko yun. Bayan ko yun. Ganyan, maraming pa. Pero hindi lang po yun. Ginagong tayo, kasi kitang-kita ko sa akin yung ano eh, yung problema ko eh. So wala namang maniniwala sa akin kung magsasabi akong ganda ng in-blue, kung sobrang mag-member ka sa dami mong kulugo. Ay, kulugo, dami mong rashes. Wala namang maniniwala sa'yo, di ba? Kailangan muna, ako muna, ako. Dapat ako muna yung bumalik, ako muna yung umayos, tumubo muna yung buhok ko, mawala muna yung rashes ko. So ang dami kong tatrabahuin. Hindi talaga ako nagsimula ng ganito na pinag-invite, tapos na umatawag at hindi ganun. So ginamit ko yung product. After some time, nakita pansin ng mga tao, uy, okay na, nagiging tao ka na ulit. Yeah! Okay. Yung papay ko lang ako, gusto na, nagbuho ka na ulit. Anong ginagamit mo? So the business started. Nung nagsistart na ako ng business ng Inglobal, employed ako noon sa isang Malaysian company pa din. Pero syempre, ginagawa ko yung Inglobal underground. Kasi nga, mas gusto ko yung product ng Ing. So ginagawa ko, pinapirate ko yung mga dati naming distributors. So, yung sabihin ako sa'yo, ay mas maganda. Kanan-dangin-dangin, ginagawa ko. Kasi nga, in charge ako sa aming customer service eh. So ginagawa ko, pinapirata ko sila. Masama bang magpaliwanag ka sa kanila ng something better than what you know? Di ba hindi naman? So, kasi naniniwala kasi ako, pag may isang bagay na maganda at hindi mo shinare, nagkakasala ka sa iyong sarili. Yes. Kasi naman sabihin mo na, hindi ah, ano lang, keep plus sarili ko itong bagay na ito, pero lang makakatulong sa kanya. You owe him something or you owe that person something. Tama po ba? So whatever goal na nangyari sa'yo, pwede mo i-share. By sharing, eh, napapayaran kayo, kumikita kayo. Masama ba yun? Yes. Siyempre hindi. Yes. Tapos, ang nangyari, fast forward ulit. Ginawa ko yung Global, ano lang, patagulang. Pag break time ko, ginagamit ko lang 5 minutes ng break ko, mabilis lang akong kumain. Kasi ginagawa ko, nanonood ako ng Sir John Asperi, nagpapasa ako ng libro ni Robert Kiyosaki. So ikaw, for feeling mo, ang dami mong dahilan, hindi, may, sino po pang part-time dito? Part-time. Part-time po, no? Full-time po. Spare time. Kasi diba sabi nga, ang full-time at part-time, hindi yan kung ano yung, kung hindi ka natatrabaho full-time, kung hindi ganun yun. Full-time is about the attitude. How you treat your business. Kasi part-time ako nagsimula ko, pero tinatawag ko siya ng parang full-time ako, na parang yung buhay ko nakadepende na talaga sa negosyo ko. So what I was doing that time, I'm giving everybody, lahat ng mga nare-recruit ko, mga nakakangkong ko, talagang pinapirate ko, binibigay ko sa apply ko. Pag sabi mo nga to, dumating po yung point na wala na akong sinisweldo kasi puro na ako absent. Eh. Nabaliw na kasi ako eh. Sino ba rito baliw? Kasi puhunan natin ito kabaliwan. Pag hindi ka baliw, di ba? Ano nangyayari? Dapat gigil na gigil ka, nakikita mo dapat yung future mo. So nangyari po, binibigay ko sa apply ko kasi mas baliw siya eh. Ako, baliw pa lang ako, di siya mas baliw talaga. Binibigay ko lahat ng mga taong nire-refer ko sa kanya. Tapos nakatanong ko sa torture, siya yung nag-build for me, pero ako yung nagbibigay sa kanya ng referrals. Kasi nag-aaral pa lang ako eh. Eto pinakamagandang break. Nung na-build na yung market namin, napila yung leg. May strong leg, di ba? May may strong leg, weak leg. Ang haba na nung kabilang binte. So yung match, ano, kailangan pang i-build. Kasi nag-iintay dahil pilay na yung binte mo eh. Left and right, di ba? Ang haba na nung isa. Dumating si, ano, Aim Global Nigeria. Yung ano po, yung apply ko tinawagan ako, sabi niya sa akin, Len, Ito yung pinaka experience ko na hindi ko talaga makakalimutan hanggang nabubuhay ako. Kung paano nag-network talaga ng sobrang hindi pwede process. Pero iba yung magiging resulta sa'yo, iba yung magiging tibay ng dibdib ko. Sabi sa akin ng upline ko,
si Abjon sabi niya, let's have pumunta Nigeria. Hindi ko alam kung ano yung Nigeria, kung saan yung Nigeria. Kasi hindi naman ako dati nag-iisip na pumunta sa ibang bansa. Gusto ko lang dati, kapag pupunta ako sa ibang bansa, hindi ako magtatrabaho. Gusto ko, pag pumunta ako sa ibang bansa, nag-inegosyo ako. Pinupad ba niya yung global yun? Yes. Kasi yun yung prayer ko dati, ayoko na magpunta sa ibang bansa. Pagdating doon, gagawin sa akin, ako, ganda-ganda ko eh. Iuwi ako na kakabon. Kaya ayoko, ba't dami? Uwi ka nakabox, kasama pa doon yung mga sausage, kaya nakagaling ka sa, diba, silabay na yung mga panalan, kasama ka, ayoko naman. Gusto ko naman, umuwi ako masaya, maano, mayaman. So nung nagkaroon ng opportunity, yung AIM Global, pinadala nga ako kay God's Grace, na pisil yata ni Abjo na kailangan kong kumita sa business at the same time, kumataw ka lang sa ibang bansa. Kasi minsan may skill ka na, kailangan mo rin ng bagong environment for ano, para i-push yung potential mo. Tama po ba? So pumunta kami na Africa, 12 kami noon. Sabay-sabay kami pinadala sa Africa, that's 2012 ng October 1. Kasi pagdating namin sa Africa, sa Nigeria po, ano nila doon eh, Independence Day nila. So winelcome nila kami noon ng bonggang-bongga. Okay, yung unang ano po, yung mahaba yung proseso, paglapag natin ng Nigeria, palapag pa lang yung aeroplano, unang labas ko pala ng bansa yun. Unang labas ko lang bansa ko, parang Pilipinas din, ang gulo. Ang gulo, may mga lusak-lusak, gano'n, marami mga estero, gano'n ang Nigeria, hindi naman just laging brown out. Para sa panahon ni Cory nung 40 years ago. 40 years ago kasi Cory nag... Rehiming Cory Aquino. 30 years ago, hindi ko pa pinapanganak. Hindi ko pa pinapanganak. So, ang nangyari po, pinadala kami sa Africa, that's 2012, ang global, hindi pa ganun ngayon. But, pinadala kami doon to see the market in Africa. At ang ano po, wala pang office ang AIM Global. Nakatulad nung ngayon. Diba na ngayon, nakapag-network na tayo ng mas madali kasi we have 7 branches already in Africa. Pero during that time, pinadala kami doon, sobrang gulo pa. So, what I'm so grateful po, and I really thank God, kasi naging part kami ng pioneering stage ng AIM Global Africa, which is Nigeria na po. So, maganda po doon, yung years na hindi po namin ang apply ko na strong leg, sa Nigeria po, inubos lang po namin yun ng 3 months. Wow. Kasi syempre, pagdating na, marami akong kinontak, kung sinabi na apply ko na pupunta kami ng Nigeria, ano daw, pumunta ako sa computer shop, naganap ako ng mga itim. Lahat ng itim, pinindot ko lang ng pinindot na pinindot. Siyempre, blinak ako ni Facebook. Sabi, seems that you're doing some unscrupulous transaction. Blinak ako. So, wala akong account. Ngayon, nag-create ako ng panibagong account. Kasi hindi ko naman alam dati yung ganyan. Pero ang good news nun, out of the 300 plus na kausap ko sa online, pagpunta ko Nigeria, wala namang nag-join. Wala natin family natin. Tama, yung family natin dapat na. Pinag-uusap natin. Telenovela ba yan? So, pagdating ko po sa Africa, lahat ng kausap ko naman online, wala naman pong nag-join. Okay, lahat sila, hindi sila seryoso. Sabi ko, hey, I'm already in Nigeria, let's meet. Para sa mga bula na nagputukan, wala naman talaga. So talagang literally po, nag-start talaga ako ng network nung pumunta ako ng Africa. At nung nasa Africa po, syempre, dito sa Pilipinas, yung feeling natin, di ba, joy sila ng joy doon. Yung feeling natin, parang ang dali-dali doon. I actually live doon sa buhay ng, ay sa bahay, sa bahay ng downlines ko sa Africa. Sobrang mahirap po talaga mag-network. Doon yung maranasan mo na syempre, sabi nga eh, doon mas lumaki yung faith ko talaga. Kasi hindi mo naman alam pumunta ka sa isang lugar na hindi mo kilala, mga tao, hindi mo alam yung kultura, kailangan mo aralin paano sila mag-English, kasi iba rin naman yung salita nila, iba naman sa atin, English type, paano tayo, American accent, sila British accent, so lahat yung naaralin mo, kasi present ka sa kanila ng present, 10% lang pala naiintindihan nila. Wala ka pala, tingin pala nila, nagsasalita tayo ng Chinese, ganyan pala. Tapos, syempre, punta ka sa iba't ibang lugar, ganyan-ganyan, doon mo na-experience, nakasakay ka sa habal-habal for 4 hours, tapos wala, pagdating mo sa pupuntahan mo, walang kuryente, walang tubig. Alam mo, natutulog ka sa terminal. Sabi ko, ito yung network marketing na, ito yung pinaka-rewarding sa akin. Actually, po, success is subjective, sabi nga ni Tito kanina, Kuya Randy, diba? To some people, it can be car, it can be house. Pero what I've learned about, what I've realized about myself, ang success pala for me, yun yung maraming tao nang thank you sa'yo because the product helped them and the business changed their life. Yun yung nakita ko na talagang sobrang rewarding kasi marami akong downline sa Africa, talagang paalis na rin sila ng Nigeria to try outside, pero AIM Global gave them hope. Pati po yung, pati yung tradisyon ng network marketing, kultura ng network marketing noon, at saka yung time na pumasok sa AIM Global, ibang-iba po talaga. Yung mga tao doon sa Africa, nagbago yung kanila. The way they see network marketing, the way they treat the business, sobrang ganda po talaga. And good news pa po nun, kasi hindi lang sa Africa yung network, meron po kami sa Papua New Guinea. Credit
to the owner. Yung downline ko talaga ang nag-build nun sa Papua New Guinea, tsaka sa Lay, at meron sa Fiji, tsaka sa Solomon. So, ang kagandahan lang po ito, nagsisira pa lang sila. Pero magandahan po nito, dito ko na-realize kung gano'ng kaganda yung network marketing business. Dito, literally sinasabi na habang tulog ka, kumikita ka talaga. Yung tipong pag-ising mo sa umaga, meron kang ano, 15,000, 20,000, 10,000, hindi mo pinagtrabahuan. When I was in Nigeria, I had 2 accidents in Nigeria. Yung isa motor, at meron ako dito, signature ng Nigeria, meron akong bakal dyan sa ako eh. Hindi alam na magulang ko yun. At nagpapadala pa ako sa kanila ng pera. Imagine mo, empleyado ako, tapos tumigil ako sa pagtatrabaho, makapagpadala pa kaya ako sa kanila. Hindi nila alam yung nangyari. And I was even the one who paid for my hospital bills. Kasi sabi ko, I was in, ano, parang nandun ako sa hospital, and yet I was making more money kaysa dun sa kanino mga empleyado dun sa hospital. Sabi ko, yun yung time na na-appreciate ko talaga kung gano'ng paganda ang network marketing business. Because you leverage yourself through other people's time, effort, and money. Pero syempre, binuild mo muna yun. Yes. You can't have them without you building yourself first. Dapat tayo pala muna. Ikaw muna. Sabi mo sa sarili mo, ako muna. Ako muna. Bago tayo maging emotional, ikaw muna. Mahilig tayo kasi sa'yo mo, tampo-tampo, huwag na yung tampo-tampo. Pag ginagawa mo ng business na to, huwag tayo emosyonal. Yan po yung una natin tatanggalin. Actually, ang reason lang naman pa tayo nagiging emosyonal sa ganitong business kasi bihira tayo kumausap ng tao. Hindi tayo sanay. Kaibahan natin, ako naman, nire-reject pa rin naman eh. Sabihan pa rin naman, ayoko niya, piramidi niya, scam niya. Kaya lang kaibahan lang po natin siguro ako, hindi may kalayo na kasi. Kasi araw-araw, makausap ka ng tao. Kasi yung negosyo natin, people's business, tama ba? Yes. Lahat naman ng business about people eh. Wala namang negosyo siguro na walang tao. Diba? Lahat tao naman yan eh. Misa nagsuot ka ng lakos, no? Bininetwork mo si lakos eh. Wala namang, hindi naman sila bibili sa'yo. Kay lakos naman. Pati mo lagyan eh, global na lang. Yes! Magaling ko ba? Diba? Bibili sila sa'yo. Yung kaibigan ko sabi niya, nilagyan doon niya yung t-shirt niya ng ano yung... Meron siyang resort eh. Sabi niya, they've been wearing Lacoste. Sabi niya, what I did, I bought some t-shirt, I put my resort's name, baka makabenta pa ako ng dagat. Diba? Let's treat our business in a positive way. Tsaka yun nga po, enjoy the process. Nakakapagod, actually sobrang nakakapagod. Yung sa iya ka pa nga, sabi nga pa, mag-quit na lang kaya ako. Sabi ko sa apply ko, nagsimula ako. Mag-quit na lang ako, oh, wala nang nangyayari sa akin eh. Sabi, di mag-quit ka. Sabi, hindi ako pinamper. Di ba kasi binibaby yung downline eh. Sabi siya, di mag-quit ka. Wala ka rin pupuntahan eh. Sabi girl sa akin. Kasi nung, kaya lang naman ako nabalik sa network marketing. May top earner kami dati. Hindi siya marunong masyadong magsulat. Sa dati namin company yan. Pero grabe, kumikita lang kalahating milyon. Literal ah. Kasi ako nagre-release ng cheque niya. Cheque pa lang. Wala namang webpage ng araw eh. Buti nga tayo ngayon, ang ganda na eh, naka-webpage ka na, social mo dati. Pupunta ka sa opisina, paprint ka ng genealogy, ang haba. So pag konti lang ang tao, nakakahiya. Konti kinay lang. Ngayon ngayon, di ba? Ano na? Magdidisigat yung bumalindak, iba na ngayon. Dati ang kulit eh, di ba? Dati doon yung company namin. So nire-release talaga yung rebates talaga. Makikita pa ng katabi mo, ay, grabe, 21 peso. Nakakahiya, di ba? Pag ikaw ngayon, ngayon yung future ko. O wala pa ako ngayon, kasi kaka-join ko lang. Pero, pag inatoro ko yung future ko, at marami ng ganyang, ano, marami ng testimonies. Dati wala masyado, di ba? So, ang network marketing ngayon, nakikilala na siya. At ang network marketing ngayon, nagiging ano na siya, nagiging industry na ng mga taong matatalino, professional. Diba? Dati eh, sabi mo, ay, network marketing, ayoko niyan, ano yan? So, para lang sa mga taong walang, na hindi matanggap sa trabaho. Ganun ang thinking ko dati. Wala yan, cheap yan. Lalo na kapag ang laki-laki ng mga transaction, hindi lang nagtinda ng kape. Sabihin sa'yo mga kaibigan, oh, grabe ka naman. Pinatulad mo yan. Grabe you. Di ba ganun? Pero pag pinakita mo sa kanila yung resulta ng mga apply mo, syempre, tulad yan, ako mahilig akong pa-picture ng mga ganyan, mga malalaking events. Pinatadala ko yan sa online. Pa nag-online ako, this is our company. This is our 12th anniversary, last May 18. So napapawaw sila kasi nakikita lang, dami na eh. Dami na natin mga website, ang dami na, Google ba tawag? Tama pa yung English ko. Searchable, Google. Magtaka lang sa Google, type mo lang yung global, ang dami lalabas eh. Magtaka ka sa YouTube, ang dami na. So, kagandahan ngayon, kilala na si Abe. Hindi na question ko anong klaseng credibility meron yung company natin. At napakapalad po natin kasi napabilang tayo sa number one networking company in the world. Ako saan yung company po natin, binabago po natin yung sistema, kultura po ng networking. We are creating the best
leaders. Ang maganda lang po sa AIM Global, kukunin kayo iba't ibang networking company pag alam nila sa AIM Global kayo kasi magaganda yung trainings natin. Yes. Isa sa na-appreciate ko po talaga sa mga may-ari natin, kahit nasa Africa kami, hindi namin na-feel na malayo sila. Talagang inalagaan nila kami doon. We have the staff house there na kung saan talagang nakistay ako doon. Tsaka yun nga, I'm still going back to Africa. Feeling ko kasi, hindi naman feeling, no? Pero mas feeling ko lang mag-ano doon, mag-market. Kasi maganda ako doon. Yeah. Yung parang sabi, Onyocha! Sabi nila sa akin, Onyocha! White person kasi ako doon. Tawag sa akin doon, Pepe, ha? Uy! Ang dami rito na ba-online! Ang lalaki ng grupo sa Africa! Kasi mas pinipili nila kayo kaysa doon sa kababayan nila, eh. Kasi sinungaling daw yung kababayan nila. Ang Pilipino daw, hindi. Yeah. Hindi daw, eh. Tapos kapag nag-join daw sila, inaasikaso daw sila. Ando? Ang dami kayo nasikaso doon, eh. After I joined, the Filipina is no longer responding. Nakita ko yung ano, profile picture, sexy eh. Habi ko, inakit ka lang. Habi ko, nagustuhan, niligawan mo lang nga tato. Iba ka naman kasi pinabasas-basas mo. Anyways, ang mga Pilipino po na sobrang dami po talaga namin na-assist na mga galing dito yung referrals nila. At ang maganda po doon, marami pong, hindi lahat totoo, baka over na po ako ah. Talaga madaldal ako eh. Sabi ko, yun, huwag niya ako mag-sharing eh. Hindi po totoo na lahat sinusulot ah. Bigyan mo, sabihin mo na sa akin, oh, 1 minute ka na lang. Hindi po to, ito lang for the support na lang po, for your information na rin. Hindi naman lahat doon sinusulot. Hindi naman po ganun lahat. So, huwag naman isipin na lahat sinulot. Meron din po talaga hindi pupunta. Sabi sa'yo, sabi na yung pupunta pero hindi naman pupunta. Sino po pa rin kami mga market outside the country? Sino po? O, di ba ang dami palapakan natin yan? Grabe! Onliners natin, ang galing. Kasi di ba yung time difference pa lang eh, 7 hours difference eh, di ba? Africa and Philippines, advance tayo ng 7 hours. So yung mga Pilipino po na talagang nagsusunog ng